Okay, so since you agree na i-record tong class natin, so we'll be recording our class, okay? So just wait for a while, I'll be sharing my screen. Nakikita niyo na ba? Yes po. Anong nakikita niyo ng ano? Screen. Module, sir. Sorry, anong ano? Microsoft Edge or Google Chrome? Chrome po. Google Chrome po. Google Chrome, okay. Wait nga, saglit lang. Ha? So, are you aware na this will be our last class for this semester? Ibig sabihin, ito na po yung huli. Okay, wala na tayong... Anong tawag dito? Wala na tayong class after nito. Ay, dito sa ano, introduction to computing. I mean, wala na. Pero of course, dun sa iba, baka magkaroon. Dun sa computer programming, yes, of course, meron pa tayong record dun. Okay. Wait lang. Log out ko lang lahat. Okay. So share screen ulit ako, ha. Okay, so this will be our last topic for today and for the whole semester. So again, this will be our last. We have your HTML o yung tinatawag nating hypertext markup language. Okay. This is our 8th meeting dito sa HTML, sa Introduction to Computing, and our 9th meeting naman on programming tomorrow. Okay. And tomorrow also, that will be our last day siguro in programming also. Tapos requirements na lang tayo. Katulad dito, we have your requirements na kailangan nyo na lang ipasa. Then, okay na tayo afterwards. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Yes po. Okay, let's start. So HTML, learning outcomes of HTMLs or HTML or explain the HTML elements and forms. Create and design a web page. Okay. We also have practices basic web development and determine different forms. Okay. So basically, yun po yung laman ng ating HTML. Now let's have the overview. So HTML or Hypertext Markup Language is the most basic building block of the web. So kung sa programming natin, computer programming one, the basic building block of your computer programming is C programming. Diba? Kasi ang Java nga daw is inherit dun sa, or it inherit the property of the C programming. So, basically, sa HTML, ganun din po. Most of the building blocks of the web or the website came from the HTML. Kahit na ano pang platform yung ginamit nila, most of them inherit the property ng HTML. So, it defines the meaning and structure of web content. Other technologies besides HTML are generally used to describe a web page appearance or presentation. So that corresponds to the CSS, okay, or cascading style sheet, or functionality or behavior, the JavaScript. HTML was first created by Tim Berners-Lee and his colleagues.
Okay, so hypertext refers to the links that connects web pages to one another, either within a single website or between websites. So basically, katulad ng sabi nga natin, it's either nandoon siya on the page or on the website itself or on the andun mismo sa page. Doon sa introduction to computing natin, we already discussed also ano ba yung pagkakaiba ng website or ano ba yung mga different websites. Di ba, na-discuss na natin yun earlier. Ano ba yung different types of website, two kinds of website. Tapos, ano ba pagkakaiba ng website sa web pages. Okay? So, HTML uses markup to annotate text. So, some of the examples are head, title, body, header, footer, article, section, p, div, span. Okay? So, again, HTML is not a programming language. It is a markup language that defines the structure of your content. HTML consists of a series of elements, which is used to enclose or wrap different tags or different parts of the content to make it appear a certain way. So, let's have an example. We have here my cat is very grumpy. If you wanted the line to stand by itself, you could specify that it's a paragraph by enclosing it in a paragraph tags. For example, P, my cat is very grumpy. So basically, we enclose my cat is very grumpy doon sa P or the paragraph. Now, to be able for us to understand what is you enclosing it in a paragraph, let's have now the anatomy of HTML element. So here is the anatomy of HTML element. We have your opening tag, the closing tag, the content, and the element, of course. So on the opening tab, we have here the less than and the greater than symbol, and in between that, we have your letter P. And on the closing tag, we have the open and close, tapos the slash or the forward slash, then letter P. Most of the closing tags compose of forward slash, then letter P. And the content, of course, what will be the content of your element? That will be the my cat is very grumpy. Now, to be able for us to understand, this is a tag, yung buong tag plus the element, that is what we call the element, okay? And yung my cat is very grumpy, that is what we call the content or the laman of your HTML. Now, we have here the main parts or of elements or, sorry, main parts of our element are as follows. Yun yung opening tag, the closing tag, sabi nga dito, it includes forward slash before the element name, the content and the element. So we discussed it in layman's term earlier, so hindi ko na kailangan pang basahin ulit dito sa inyo. But you can actually read this one kasi yun naman talaga yung functions of giving you or one of the functions of giving you at first yung instructional material natin to be able for you to read the IM. Don't know kung binabasa ba natin, but that is the main reason bakit kayo binibigyan ng IM. Okay? Now, elements can also have attributes that look like the following. P, class, is equals to editor note, tapos my cat is very grumpy. Now, kung mapansin natin, we added the attribute, the class, is equals to editor note. So basically, this one will be your attributes, okay? And ito naman po yung magiging laman ng attribute natin. Now, how are we going to explain this one? Attributes can contain extra information about the element that you don't want to appear in the actual content. So basically, nakalagay siya doon sa tag natin pero hindi siya lumalabas. Okay? Kasi it doesn't appear, sabi nga dito. Okay? Yung mga ayaw mo nga daw umappear doon sa content mo. Here, class is the attribute name and editor note is the attribute value. Because yung kung ano man yun nasa open and close double quotation marks natin, so yun po yung magiging attribute value natin. Ito, that will be your attribute name, which is the class. So an attribute should always have the following: a space between it and the element name or the previous attribute if the element already has one or more attributes. The attribute name followed by an equal sign kasi you are assigning a attribute value. Okay, para lang tayo nagpo-program. Meron kang variable, tapos mag-a-assign ka ng value to that variable. Now, we also have the attribute value wrapped by opening and closing quotation marks. Ayan. Now, of course, aside from having one element or one tags or one pair of tags, we also have what we call the nesting elements. So, kapag sinabi natin nesting elements, what does it mean? So, you can put elements inside other elements too. It is called resting, nesting. If you wanted to state that our cat is very grumpy, which is naka-bold na yung very, we could wrap the word very in a strong element. Kasi pag sinabi nating strong, that corresponds to a bold
letters or kung ano man yung hinaka kung ano man yung content na nasa loob ng strong tags, it will be bold. Okay? Or may emphasize natin yung letters na nandun or the content na meron tayo dun. Now we have here P. My cat is strong, very, tapos strong, tapos grumpy, tapos P. Now, you do, however, need to make sure that your elements are properly nested. Para pag sinabi ng properly nested. Pag sinabi natin properly nested, last in, first out. Kung dito, papansin natin sa code na to, we have your P. This is yung first. Or first in, second in. Or ito na yung pinaka-last natin kasi dalawa lang naman yung attributes that we have. Now, strong, that will be the first out. Then, the last out. So, kaya na sinabi natin, last in, which is the strong, first out. So kung ano yung huling pinasok, yun din po yung huling lalabas when it comes to your elements or your tag. Now, the following is incorrect, this one. P, my cat is strong, very grumpy, tapos P, tapos strong. Of course, that will be wrong. Kasi hindi na siya papasok dun sa role natin na last in, first out. Ito yung huling pumasok, the strong. Pero ang kinlose natin is yung P and not the strong. Okay? So kung gusto natin to, dapat mauna yung strong bago po yung P. Okay? Now we also have what we call the empty elements. Okay? Some elements have no content and are called empty elements. Take img element that we already have in our HTML page. And this one is an example. We have here img src is equals to images slash firefox dash icon dot png. Alt my test image. O may lalabas doon na word na my test image dot. This contains two attributes, but there is no closing for img or img tag and no inner content. Of course, wala po siyang inner content, but it is what we call the empty elements. This is because an image element doesn't wrap content to affect it. So, kumbaga, wala naman tayong kailangang ilagay na content. Okay, na makaka-apekto doon sa img natin. Okay? Its purpose is to embed an image into an HTML page. So, as simple as, maglalagay ka daw ng picture dun sa HTML page mo. Now, what will be our anatomy here? Ayan, let me example tayo dito, no? Let's have an example. We have your doc type, the HTML. Now, we always start with HTML and ends with HTML. So, ibig sabihin, kapag gagawa ka ng HTML tag, you always start with this one, then end with this one. However, sabi dito, doc type HTML, the doc type, it is required preamble in the midst of time when HTML was young around 1991 to 1992. Or sabihin na natin parang tradition na kailangan mo siyang ilagay. Why? For some reason siguro, okay, sabi nga in the midst of time when HTML was young, nung bata pa daw yung HTML or hindi pa siya fully recognized. Okay? Parang sa atin, sa programming, di ba, ang first output natin will be, anong tawag dito? Hello world. Hindi pwedeng hindi hello world kasi parang nakasanayan na na dapat ang ilalagay natin sa first output natin will be hello world, nothing more, nothing less, okay? Now, we have here your HTML. So again, HTML element, ayan, open and closing. This element wraps all the contents on the entire page and it's known as the root element. Ibig sabihin, eto na po yung kailangan natin. Kumbaga, without this, you cannot have your HTML. Next, we have your head. Okay, this is your head. So, this element acts as a container for all stuff you want to include in HTML page. That isn't the content you are showing to your page viewer. So, ibig sabihin, dito mo daw ilalagay yung some of the content na you want to include sa HTML, pero hindi mo siya ina-intend na ipakita dun sa ibang viewer mo. Okay? So, most of the time, dito nakalagay yung title natin. Okay? Mamaya, explain natin yung title, no? Next, we have your meta char set UTF-8. This element sets the character set your document should use to UTP-8, which includes most characters from the vast majority of written languages. Now, nilalagay natin yung meta char set UTF-8 to be able for us to use some of the characters that we have in our ASCII code. Kasi sometimes, kapag tiran natin yung HTML codes natin, pero hindi natin nakikita, di ba, halimbawa, sa C programming, meron tayong N niya. Di ba? Or sa Java, meron tayong N niya. Pero kapag niran mo siya,
walang, anong tawag dito? Walang lumalabas na character na N niya. Kasi it doesn't recognize, di ba? Parang yung, ayun nga, yung naging problema sa Smartmatic or let's say doon sa election natin. Ang sabi nila, nung kay Bongbong tapos Lenny, di ba? Ang nangyari kasi noon, ang ginawa is that nag-change ng code para yung N niya is hindi lalabas na special character. So, para mangyari yon dapat N yung lumabas, hindi special character. That's why maraming nagtanong, syempre, ang sinabi lang, ang sabi ng programmer is, they change it para maging N nga instead of special character. But of course, sa atin, sa ID, that's really unethical. Kasi, hindi mo dapat pinapakita yung code mo. Pangalawa, you don't, ang tawag dito, hindi mo dapat nilalabas yung whole program mo without quality or quality assurance or without quality checking. Hindi mo pa na-check yung system mo or of course, yung iba, syempre may IT rin dun sa part ng ibang nagre-reklamo, of course. Syempre, halagi yung sinasabi, ba't kailangan dun i-edit? Or bago pa ilabas yun, hindi ba na-anticipate na merong N na letter doon sa mga tumatakbo? Of course, marami ng tanong, marami ng usisa, and wala naman tayong magagawa doon kasi we don't really know the anong tawag dito. The real situation kasi ang sabi nga pinalitan lang daw hindi naman natin nakita yung video na pinapalitan or what. So, ganun ka-importante 'yan. Of course, we have your title. Title element sets the title of your page, which title that appears in the browser tab. Ito po 'yan. So, halimbawa, ito introduction to computing. Kung ano po 'yung nakalagay sa title, dito po siya lalabas sa browser tab. And of course, the body, it contains all the content that you want to show the web users when they visit your page. Of course, sa loob po ng body tags, ayan, so ibig sabihin ko meron kang body tags, lahat po ng content mo nandoon lang sa may body tags. Hindi pwedeng mawala doon. Lahat ng gusto mong ipakita doon sa ang tawag dito, sa viewers mo. Now, we have your HTML editors kasi hindi naman tayo pwedeng gumawa ng website without having our editor. Parang programming, di ba? Without our editor, hindi naman tayo pwedeng gumawa, mag-type ng program sa Microsoft Office Word, tas irarun natin. Hindi naman ganun, di ba? Kasi we have your editor. Now, we have your Notepad for PC. So, Notepad is simple text editor for Microsoft Windows. This one is given already, or let's say, default na to, na once you installed your Windows, automatically meron na po tayong Notepad. Okay? We also have text edit, same with Microsoft, with Mac OS, mga gumagamit ng Apple dyan. Of course, meron sila nito kasi simula na na-acquire nung Apple yung NEXT, okay, nilagay na rin nila yan every time na mag-install ka rin ng Mac OS mo. And also, one of the most common, or let's say a common choice for everyone or every IT student is what we call the Notepad++. This is basically the same with Notepad. Okay, of course, there are a lot of differences. But the highlights is, of course, ang pinaka-importante na napansin namin is the number. Kasi dito sa Notepad, we don't have numbers kung pang ilang line 1 to, line 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama? But dito sa Notepad++, nakalagay na po kung anong pang ilang line siya. Ganun yung kagandahan of having a Notepad++. Okay? And of course, ayan yung may mga kulay. Once na mali yung structure of your data or yung structure ng pagkakagawa mo, okay, mag-iiba po yung kulay niya. Hindi siya yung kapares ng kulay nung una mong ginagawa. Eh, ito bakit ito may green? Bakit ito wala? So basically, there's something wrong with your program kapag gano'n na po yun nangyari. And of course, yung subline text string. Again, it doesn't matter kung ano pong text editor yung gamitin natin. As long as doon kayo sanay or doon kayo nasanay, then kayo mag-focus. Okay? Ito naman, lahat naman yan, sorry, lahat naman yan is downloadables. If you want to download it, okay lang. That's why dun sa mga gumagamit po ng mobile, okay, walang magiging problema sa inyo dito sa gagawin natin. Kasi you can download your Notepad kung wala po kayo Notepad sa Android nyo, and you can run it through your browser. Kasi once na naglagay ka naman ng extension file name later na .html, which corresponds to your HTML, okay, automatically, ang mangyayari po, mag-view siya dun sa browser nyo. And karamihan po ng Android devices, we have what we call the HTML viewer.
Okay? So, walang reason para hindi natin magawa to through our phone. Okay? So, paano ba siya gagawin? Open a notepad. Open notepad, that will be the first step. Excuse for a while. Yun daw yung una nating step. Mag-open daw ng notepad. So, there are different ways to open your notepad. Of course, some of us, pwede natin isulat na notepad. And, or, tinamad ka, nag-Windows R, notepad, and, okay? Or, ayan nga, type natin yung notepad. Ayan, nakapag-open na tayo ng notepad, nakikita pa rin? Or hindi? Hindi po. Okay lang. Sige, sige, saglit lang. Okay, ayan, kita na yung notepad. Yes po, sir. Okay, ulitin natin. Mag-open ako ng notepad. Ayan. Nag-search lang ako dito ng notepad sa search bar ng Windows. Ayan. Dalawa na yung na-open ko. Ayan. And I have here my notepad. Second step, sabi dito is, okay, ang sabi dito is, write some HTML. So, sulat nga natin yung HTML na meron tayo kanina. Sorry. Okay. Sabi daw, my first heading. Ba yun? Ito. Of course, di ko siya makokopya. So, type natin na. So, we have here, of course, we start with HTML. Okay. And we close with our HTML. Sabi, this is the step 2. Gagawa ka ng HTML mo. Now, we have your head. Okay. We have head. Then, magkaklose po tayo ng head natin. Sa loob ng head, maglalagay tayo ng title dun sa lalabas sa browser natin. Sir, okay lang ba na ganito yung mangyari? Of course, yes, that's right. Okay lang po yan kasi hindi key sensitive yung HTML natin. Kaya lang, hindi po kasi ako sanay ng capital letter lahat ng nakasulat. So, it's up to you kung paano mo siya gagawin. So, lalagay tayo, for example, ano pang nakalagay dun sa kanya? That is, walang title. First heading, dilagay natin dito is, okay. Lagay natin dito is my first example. For example, okay, we have head. Ayan, nag-close na tayo ng title. Dito na papasok yung tinatawag nating body. Okay, ayan. So, sa loob ng body, dito na po lalabas yung lahat ng content na gusto mo makita ng viewer mo. Okay? So, dito, sa example natin, meron tayong H1 tapos P, no? So, lagay tayo, H1. My first, sabi niya, heading. Tapos, close natin ng H1. Okay, next. Under doon, meron tayong my first paragraph. So, yung P kasi corresponds to paragraph. Okay? Kaya lalagay natin dito, my first paragraph. Okay? Tapos, yeah. So, save lang natin siya. Sabi dito sa step 3, save the HTML page. Tapos, step 4, view the HTML page in your browser. So, gagawin natin, let's go to file, save as, again. After magawa, file, save as. Save as type is all files. Tapos, let's have it. Halimbawa, example, .htm. Ayan, pwedeng htm, pwede rin namang .html. It's up to you kung anong mas gusto nyo, .htm or .html. Okay lang po yun. Tapos save natin siya. So once na-save natin siya, of course, aleta, file, save as, ayan, example, all files. Sa desktop ko siya sinave, no? Ang sabi ko dito is .html. Ayan. Do you want to replace it? Yes, kasi yun lang din naman yun. So nasa desktop siya, di ba? Punta tayo sa desktop, ito yun. So once na-click natin yung desktop, ito na po yung lalabas. Okay? Now, naintindihan ba kung ano yung nakasulat dito? My first example, my first example.
My first heading, my first paragraph, my first paragraph. This one corresponds to paragraph. Naintindihan po ba? Apo. Yes, okay, sir. Let's continue. Kanina, meron tayo nung sabi hindi lang daw isa. Pwede daw dalawang element yung pwede nating ilagay. So let's try it. Lagawin nating center yung my first heading. So lalagay natin dito, center. Sabi daw, make sure na tama daw yung position kapag nagne-nesting tayo. We have your center, last in, first out. Ha? Last in, first out. Ito yon. So ito yon, H1, pinakahuli, una siyang nag-close. Sumunod po yung center. Now, kung isa-save natin siya, file save na lang po. Kasi example pa rin naman. Now, we just want to refresh this one. So automatic, pupunta na siya sa gitna. That is what we called for the center. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Naintindihan kung paano nagagawin? Okay. Now, let's try another one. Ito yung basic HTML tags. Ito yung formatting tags. Kayo na yung gagawa niyan sa iba. Pero let's do this one. Ano ba yung H1 to H6? So, kanina, we have your H1 to H6 and let's have it. Okay, papalitan lang natin. Of course, wag niyo akong gayahin na copy-paste, no? Kasi ako, alam ko rin yung ginagawa ko. Kayo, you have to know. Mas maganda kasi pag tinatype niyo. Why? Kasi mas masasanay kayo kung ano ba yung mga mali niyo. Ganun. Diba? Sabi nga niya, experience is the best teacher. Kapag alam mo na yung kung paano, kung ano yung mga error mo, of course, sa susunod, ah, alam ko, kapag nag-error ito, ito pala yung mali nito. Okay? Ganun na yung mangyayari. So, make sure na you type it one by one. Okay? Okay? So, file. Save na lang ulit. So, punta tayo dito sa browser. Double click. Ayan. First, second, third, fourth, fifth, and sixth heading. Tapos yung my first paragraph natin. Naintindihan ba to? We have here HR. Sir, paano ba gagawin dyan? So, halimbawa, maglalagay tayo. Pag sinabing HR horizontal ruler, di ba? Oh, maglalagay ako dito ng HR. Ganyan yung pagkakagawa ko. Ayan ha, HR. So, file. Save ulit. Okay? Pupunta ako ngayon dito. Pag dinouble click ko, ayan na, may magkakaroon ng linya. Okay? Kanina wala yan, di ba? Ito yung dahil na kanina eh. Ayan kanina, tapos ito ngayon. Nagkakaintindihan po ba? Naintindihan? Okay. Good. Okay, BR. Para saan ba yung BR? So, let's have it. Sige. Okay. So, let's have it sa BR. So, may ganyan. Sige. Brain ko na. Halimbawa, ito. Okay. Kapag halimbawa, naglagay ako dito ng BR. Ayan. Ano ba mangyayari? Sige tayo ng BR. Tapos, ayan. So, file. Save ulit tayo. Ayan. So, refresh natin to. Ayan. So, pag sinabi natin BR, you are breaking next line. So, para siyang system.out.println. Okay? Kasi kung walang BR yan, of course, wala namang, ayan, diretso lang siya. Diba? Save. Refresh. Ayan lang siya. Naiintindihan ba? Naiintindihan yung gusto nating ipagawa? Apo, sir. Let's have yung forms. Ayan. Yung iba rito, gagawin nyo na yan susunod. Kayo na po bahalang gumawa dyan. Now, let's have your forms. Ito yung forms natin. So, an HTML form is used to collect user input. So, ito yung mga ginagamit sa registration. Halimbawa, nag-register ka sa isang seminar, nag-register ka sa Google Forms. That's why form nga yung tawag eh.
Ito po yung tinatawag natin ilan. Okay, naiintindihan ba? So let's have it. Form. So sa loob ng body, ayan, di ba ito yung body? Maglalagay tayo ng form. Ayan. Para ka din nagpo-program. Ayan. Tapos sa loob ng form, kagagawa for forms. So file, save natin. Ayan. So let's have this one. Sa text daw, it displays single input text. The input element, elements as most important in form elements, of course. Kaya ka nga gumawa ng form to be able for you to collect using the input. So let's have this one. Ayan. Kita ba? Okay. So we have here your label, first name. Ayan. Label, first name. Okay. We have here label, first name. Label, last name. Tapos input type text, ID, F name. Name, F name. ID, L name. Name, L name. Ngayon, yung ID na to, it can be removed. Okay? So, pero mamaya natin tanggalin para at least makita natin, no? Isi-save ko muna, no? Isi-save ko muna, sorry. Save. Tapos, i-run natin. Ayan yung lalabas. Ngayon, if you were to ask, sir, paano ba natin siya babaguhin? Okay, let's have it. Saan na ba yan? Ito. Ito, actually, okay, pwede ba siyang gawin ganito, eh? Ayan. So, control S natin or file save. Ayan. Pag nirefresh mo, ganun pa rin naman, di ba? And first name. Kaya lang, wala kasing BR. Kaya nagkataon na may mali. So, lagay ka ng BR. Ayan, naglagay akong BR. O, di ba? May label or wala, okay lang. Kasi that's how the HTML, sorry, that's how the HTML, anong tawag dito? That's how the HTML, interpret its work. Okay? Kahit na walang ganito, okay lang. Ngayon, next, eto. Input type text, FID, FTing, di ba? Now, kanina sabi ko, pwede nyo naman burahin to. Why? Ayan. Ito lang matitira. Input type, tapos name. Pag sinave ko siya, ayan, file, save. Okay? Wala naman talaga nagbago, di ba? You can type. Ayan. Tama? So, wala magbabago dyan. Now, let's have it. Tanggalin natin to. Okay lang din. See? Save ko. File. Save. Of course, refresh. Ayan. Wala naman nagbago. Same pa rin siya ng function. Now, ano ba yung mga nakalagay dito, sir? Yung input type text, that is for the text field. Input type name, that will be kung ano yung variable name na gagamitin mo for text. Okay, this one will be useful kapag medyo umabot ka na sa advanced ng form. Yung tipong kailangan mo na nung data, halimbawa, data dun sa HTML mo pupunta sa database mo, kailangan mong alam mo kung ano yung name ng input type mo. Ngayon, sir, text pa lang yung nakikita namin, which is text field. Meron pa bang iba? Of course. For example, input type, anong tawag dito? Input type, halimbawa, password. Name mo is pass. Or password din, no problem. Ayan. Nasa iyo kung anong gusto mo. Pag final ko, save. Ayan. Of course, parang tayo mali to, yung first name dito, gagawin lang natin. Password. Ayan, tapos file, then save. Re-refresh natin, di ba? Okay. So, kapag nagsulat ako, encrypted na po siya. That's how we do it. Okay? Kasi, nai-interpret na ngayon ng HTML na yung gagawin mo is for password. So, kung gagawa ka registration, kailangan password. All you have to do is to input type tapos password. Of course, meron din tayo. Halimbawa, email. Name mo dito is email. So, kung ano ba pangalan ng input type, hindi yung pangalan, it's up to you. As long as related sila. Okay? So, tagay ko dito, for example, email. Ayan. So, save. Pag nirefresh ko to, ayan, email na. Ngayon, pag nagsulat ako, ayan. Okay, of course, wala pa tayong submit, no? Wait lang. Wait.
Okay, input type, tapos lagay natin dito is submit. Excuse me. Tapos, lagay tayo dito ng value. So, value, kung ano pong pangalan nung button natin. Halimbawa, submit. Ayan. So, control S, file, save. Tapos, refresh natin. Ayan, may submit, no? So, halimbawa, naglagay ako dito. Ayan lang. Tapos, nag-submit ako. Sabi, please include an at in email address, missing an at. To be able for them to check na email yun. Ayan. See? Automatically, sasabihin niyang invalid yung email mo. Okay? Nagkakaintindihan po ba? So, pag nakapansin niya, di ba, input type, yun lang yung nagbago. Email, naging submit. Submit, ayan. Okay. Okay. Input type, halimbawa, reset. Ayan, kayo na iba hanap ng iba, no? In-explain ko lang po sa inyo. Ayan. Yan po yung value, yung pangalan po ng button natin, ha? Kung ano magiging, sorry, ano magiging caption ng button natin. Ayan, sabi ko. See? So, halimbawa, nagsulat ako dito. Clear. Clear. Naintindihan po ba? Nagkakaintindihan ba tayong malinaw na malinaw? Yes po. Okay. Yes, sir. Kaya ang ginawa ko nga, hindi ko na siya pinapatagal kasi sabi ko sa Jandy ko, yung mga examples naman ay nandito na. Okay? Lahat nandito. So let's have this one. Sige. Halimbawa ito. Input type nakalagay dito. Anong pagkakaiba dito? Radio na, di ba? Diba? So, ibig sabihin ng radio is radio button. Saya meron ganito. Ayan. Pakigawa na lang, hindi ko na siya gagawin, no? Kasi andito naman na. Tama ba ako? Ha? O sige, gawin ko na. Nainis ako hanggang dito na. Nainis ako kasi gagawin ko rin pala. Sinabi ko pang hindi. Ayan. Hindi kasi, ang inisip ko kasi syempre, pag kinopy-paste ko, eh ganito naman yun. Copy-paste nyo, makikita nyo. But of course, mas maganda kung itatype nyo. Ayan, control S, file save, and refresh lang natin. Ayan. Female, other, male. See? So, depende lang po sa input type yung gagamitin natin. Of course, we have here your, eto, meron na tayong action page dash.php. Of course, wala tayong PHP, no? But this one, okay, ginagawa mo siya dyan para to be able for you to have your, kung saang action siya. Kaya sabi dito, okay, sending form data to your web server. Kaya lang, wala naman kasi tayong web server, no? The last part and perhaps the trickiest is handle form data to other site. So, the form element defines where and how to send data thanks to the action method attribute. So, sa action method natin, we have your post and get. Now, of course, that will be on web development kung paano ba yung post and get. But, all you have to do is kapag meron ganyan, is ganito nga. Any complete form action. Okay. Sample lang to. Yung UL, that is corresponds to unordered list. Yung OL is ordered list. Pag sinabing UL, yan po yung mga bullet type. Pag OL yan, yan yung mga ordered list. Number, letter, Roman numeral numbers. That's why kapag nilagay mo siya dito, okay, ang lalabas is ito. Ito po. File. Save natin. Sabi sa inyo eh, kapag tinitan niyo IAM, ginawa niyo, makikita niyo na ayan lahat. Halimbawa, ayan. Ayan. Ayan o. No? Nakalagay. Bullet. Pero kapag ang nilagay mo dito, ayan, UL, di ba? Asa na yung close ng UL dito? Okay. Okay. Halimbawa, nilagay ko dito, OL. So, save ko ah. File, save. And 1, 2, 3. Now, remember ah, magkaiba po yung UL sa OL. UL corresponds to an ordered list. OL is ordered list. That's why 1, 2, 3, ABC, Roman numeral number 1, 2, and 3. Kaya nga po sinawag na ordered or ordered list kasi magkakasunod po sila. Or meron silang order, sequence, or hierarchy. Nagkakaintindihan po ba? Naintindihan po ba yung gusto nating ipakita? Opo, sir.
Yes, po. Okay. Let's have this one. We have your activities or assessment for this one. So create a simple web page or pages using HTML tags, elements, attributes, and forms. Ngayon, ang tanong, sir, ilan po ba yung gagawin namin HTML? Tapos saan namin isi-send? Of course, sa Google Classroom pa rin po ito. And your final requirements sa Google Classroom din po. So paano ba yan? So we have here your create simple web page using HTML tags, elements, attributes, and forms. Now, ilan? Depende po sa inyo. Kasi there are people or there are students na ginagawa nila HTML tags, elements, and attributes sa isang HTML file. Tapos hiwalay din nila yung forms. Okay, basic lang naman. Gusto ko lang makita sa inyo yung mga different forms, different tags, and elements. Of course, nakita nyo naman kung paano natin gawin kanina. And from that, ganun na lang din po yung gagawin nyo. Now, if you were to ask, sir, paano pag nakalimutan natin? Huwag nyo na po ako i-chat. Okay? Sir, nakalimutan ko paano HTML tag. Sir, paano ba to? Kasi the purpose of recording this video is to be able for you to catch up kapag halimbawa nawalan kayo ng internet, medyo naubos na yung load nyo, ganyan-ganyan. All you have to do is to watch it. Kaya hindi ko, kaya mas maganda kung panoorin nyo kaysa magtanong kayo sa akin. Okay? Kasi halimbawa nagtanong kayo sa akin, katulad last time, yung may nagtanong, hindi ko talaga nasagot kasi nag-pass away yung lola ko, hindi ko nakita. Okay? Meron naman nagtatanong gabing-gabi. Ayan, gabi. Of course, sometimes hindi mo naman nababasahin. Kahit na gusto mong basahin, ayaw mo nang basahin. Diba? All you have to do is to watch the video. Wag nating kaugalian na magtanong, especially kung yung tanong is, sir, para sa ganito ba to? Para sa ganyan? Tapos, most of the time, wala naman tayong typographical error kapag nalagay tayo ng assessment eh. Okay, unless napansin ang lahat. Kung halimbawa, pinagawa kayo ng ganito, of course, yun na po yung gagawin nyo. Okay? Of course, we understand na iba kasi talaga pag online class eh, di ba? Ang dami talagang problema for the students and both naman students and faculty talaga. Marami talagang ang tawag dito, nagiging problema when it comes to online class. However, yung mga katulad nito, ina-explain na natin through video, of course, balikan na lang natin. Okay? Kasi isang download lang naman to eh. And of course, okay, mahihiya na yung halimbawa may practical CSC na pwede kang humingi ng load. Di nakakahiya yun. Bilib pa nga ako sa mga taong ganun. Kasi bakit, ang tawag dito, bakit ka magpapakahirap na, anong tawag dito? Ba't ka magpapakahirap na, or let's say, bakit aayawan mo na hindi mabigyan ng load? Eh kung for schooling mo naman gagawin, mas nakakahiya kung huming ka ng load. Tapos ipang titiktok mo, diba? Ipang AML mo, ipapang COD mo, or gagamitan mo ng iba. Eh eto, a-attend ka naman ng class eh. Tsaka project ka ng CSE, hindi naman sinabing, hindi naman sa kanila totally galing yon. Okay, I mean, galing yon maybe sa buong estudyante, okay, sa buong class, or sa buong PUP Binyan community, or for some of the people na nagbigay ng tulong para to be able for you to catch up dun sa online. Kasi hindi naman yan totally galing sa kanila na ay nakakahiya naman kasi galing sa ganito. Hindi. Of course, maganda syempre sa kanila talaga dapat yung credit kasi naisip talaga nila yung ganyang project which is sobrang ganda naman talaga. Kasi kung wala kang load, ay, hindi ako makaka-attend, wala akong load eh. Pero may cellphone ako. Hingi ka. Wala namang masama. Kasi may klase ka naman. Diba? O para hindi ka naiiha, o screenshot mo, ay umattend po ako. Ito po yung screenshot ko na umattend ako. Ito po yung screenshot ko. Oh. In that way, alam nila na umaattend ka talaga ng class. Wala namang mali doon. Diba? That's their project. Parang sa gobyerno, kapag meron silang project, tapos kinamit mo, walang problema. Diba? Of course, on our part, magpapasalamat pa rin tayo. Diba? Kasi, project nila yan, tapos without them, of course, di natin makukuha. So, magpasalamat na lang tayo. Ayan. Kaya okay, may iya. Now, going back dun sa activities and assessment, gaya na sabi ko, create simple web page or web pages using HTML tags, elements, attributes, and forms. So it's up to you kung ilang page yung gagawin mo. Or halimbawa, isang HTML, dalawa, tatlong HTML file yung gagamitin mo. Now, ano ba yung final requirements nyo? Okay. Your final requirements will be something na about doon sa HTML forms natin. Okay.
So anong HTML forms 'yun? So 'di ba meron na rin kayong create simple, simple web page dito using forms. Ngayon, doon sa form na isasubmit niyo sa akin or HTML form, kailangan niyo lang pong mag-submit ng forms with design. So ano ba yung mga form sample na pwede nating gawin? Pwede tayong gumawa ng membership form, 'di ba? Sign up form. Halimbawa, gagawa kayo ng membership form ng iBeats, gagawa kayo ng membership form ng PUP Binyan Community, gagawa kayo ng sign up for a seminar, gagawa kayo ng sign up form for the graduating students, gagawa kayo ng sign up form for all the first year students. It's up to you. Okay? But then again, sa activities and assessment, I'm also looking forward for the forms na simple. Ngayon, of course, pagdating po dun sa last requirements nyo, which is the HTML and HTML forms, make sure naman po na binuhusan natin ng panahon. Hindi yung halimbawa, ay hindi, ito na lang gagawin ko kasi ito yung ginawa ko sa assessment. Of course, may kita ko yun. Okay? That's why nga hindi pa ako nag-check eh. Kasi gusto kong makita isa-isa. Mas madali kasi mag-check noon kapag kompleto na yung files. Okay? Please lang po. Please lang. Anong tawag dito? Mag-submit tayo ng gawa natin na alam natin na okay yung makalalabasan, okay yung grades na kalalabasan, okay yung grades na ibibigay, hindi yung basta nagpasa na lang tayo. And of course, I know na some of you nagtatanong sa classmates nyo, paano to, paano yan, walang problema yon gaya ng sabi ko. But, be creative naman po. Kung halimbawa, pinakita sa inyo na ganito, pag-aralan nyo, pangalawa, kung gusto nyo i-apply sa inyo, eh, change naman. Hindi yung change na, ay, ito green sa kanya, akin red. Halatang halata naman yun. What I'm trying to say is, if you want na ganon, okay, kahit pa paano, eh, baguhin mo naman totally. Okay, the design ng gusto mong gawin, kung anong form yung gagamitin mo, may password ba yan, may email, it's up to you. Okay, so any questions? Meron ba tayong questions regarding dito? Questions, meron pa ba? Questions? Itanong nyo na po. Wala ba? Anyone? May tanong ba? Wala na po ata. Oh, kung wala na, okay, kung wala na, open your unit. Ay, sorry, open your unit, sorry. Open your camera, sorry. Sir, may tanong po pala ako, sir. Yes, ano yan, Nico? Pwede po bang restaurant dun po sa final requirements? It's up to you po. Kung gusto mo ng anong restaurant 'yun. Of course, nakaisip ko na siguro ng idea na anong restaurant? Siguro McDonald's po sana. McDonald's. Ay, parang o-order ganun. Okay, sige, walang problema. It's up to you. As long as na ang tawag dito, na-meet mo yung requirements na hinihingi ko, walang problema doon. Okay? Thank you. Okay, and also, of course, aside from the design, I'm with the functionality. Baka mamaya, maglagay kang password, nakikita ko yung password mo. Maglagay ka ng email, wala akong at, nakita ko, may mali na naman. Something na ganun. Okay? So, are we good? Okay na ba tayo? Okay, let's have it. Pa-open ako ng camera nyo para makapag-screenshot naman ako. Thank you. Okay, in 3, 2, 1, and... Okay, wait lang po ah. Okay na. Okay, I think that will be for our class today. And thank you so much for this semester for Introduction to Computing. I hope na mas naintindihan natin yung mga dapat nating pag-aralan for Introduction to Computing. Again, this is only the end for the first semester, no. We have your class bukas, and of course bukas din po eh our last topic na rin po pagdating sa programming. Okay? And on your programming too, I will be your teacher also. Okay? Alam ko ako pa rin yung magiging teacher niyo, so please be prepared kasi medyo mas mahigpit na tayo pagdating ng second semester. Medyo mas mahirap na rin po yung topic natin. However, our goal is may matutunan tayo. Okay? Ngayon kasi,
It doesn't matter kung ano makuha mong grade. Makakuha ka ng 100, do you feel satisfied? Makakuha ka ng 78, do you feel satisfied? No. Ang importante ngayon, may matutunan ka. Okay? Especially ngayong pandemic. Okay? Positive na yung may natutunan tayo. Positive na yung anong tawag dito? Yung pumapasok tayo sa eskwelahan. Okay? Kasi yung iba, they chose na hindi na pumasok. Which is, syempre, meron yung pandemic. Pero, futuristically, medyo mas mahirap kasi yun. Kasi, ando na tayo sa point na anong tawag dito? Hindi naman kasi natin alam kailan matatapos. Di ba? But then again, stay safe everyone. Thank you so much. Okay? See you next semester for another topic or for another subject. But then, bukas po, mag-meet pa rin tayo, ha? For your programming one. Okay? And that will be our last topic. Again, natapos tayo with 8 meetings. Ayan. For everyone's concern, kasi hindi tayo 6, no? Kasi hindi po tayo 3 hours subject, no? 5-hour subjects po tayo, professional subject. That's why umabot po tayo ng 8 meeting. And bukas, that will be our 9th meeting sa computer programming. That will be for today. Thank you so much, everyone. Keep safe. That's all. Bye. Thank you po, sir. Thank you, thank you also. Okay, now you may leave. Thank you.